At sa pagpapatuloy ng ating Cordillera Adventures, samahan niyo kami papunta sa isang lawa sa tuktok ng bundok. Tara na, up north! Dahil gabi na kami dumating ng Kindao Campsite, ay hindi na namin nakita ang ganda nitong lugar. Kaya naman, pagpatok ng araw, kami talagang namangha. The campsite is situated along the mountain slope. Malamig kahit summer dahil sa elevation at nakaka-mesmerize ang view. Ang sarap tumambay or mag-camp dito. Day 2! Paris na tayo ng Kindao Campsite! Let's go! Macrayus! Pahina ni Tenten, yo! Yes, sir! Let's go! Right behind me is yung Maligo viewpoint. Ito yung talagang pinupuntahan dito sa Maligo area. Ayan o. So, yung says Maligo clouds. So there. Ito, yun. It's a great place for motorcycle riders. Mula sa Maligo, papunta kami ng Bocod Benguet. Katulad ng sinabi ko kanina, malamig pa rin kahit summer dito sa Maligo dahil mataas na lugar ito. Bukod pa dito, kung mahilig ka magmotor ay talagang mag-enjoy ka sa karsada dito. Pababa pala kami papuntang Santa Fe Nueva Vizcaya para makatagos papuntang Bocod. Pero syempre, kailangan muna ng breakfast para may malakas para sa ating biyahe. Teten. So pagbaba namin ng Biscay, pagbaba namin from Maligo dito sa Biscaya, nakita kami kayo mo. Dahil muna sa left, then on to the next biyahe. Tambisan. Okay, ride out na. Game na. Oo, ito naman. Hey. Oh, ride out na, game na. Papanik na kami ng doon. Saan ba tayo papanik, Mac? Sa Lake Tabayo. Papanik na kami ng Lake Tabayo. So, nagpapagasap na kami. Kabayan muna. Kabayan. O yun. O basta yun. Basta, papanik na kami. Kaso, mahal na ang gas doon. Kaya dito sa baba, papagas na kami. Sira ulo.
150 po. Okay. Ito po. Nakapagpa gas up na kami. Thank you po. So, game na. Banat na, banat. Dirahin mo ang tentan! Nandito na kami sa ano sa Bocod Benguet area. Naantok kasi. Patay lang ako. Hindi, inaantok ako kasi personally. Pagod na, masakit na 'yung likod ko. Tapos medyo inaantok. So 'yun. Pahinga muna saglit para maano, then susunod na muna. Malapit na. Malapit na tayo, Mac, no? Oo, malapit na Bocod na. Gano'ng kalayo na lang? Saglit na lang, no? 1 hour na lang. 1 hour na lang. O yun. Sabit ko muna yung mga brief ko. Ayan. Sabit ko yung para matuyo. Para matuyo. So, ra-ride out na po kami. Nandito kami ngayon sa Creekside Cafe and Restaurant kung saan nagbawa si Tenten at si Mac. Kaya ride out na dahil baka yung mga kasama namin ay naghihintay na at naiinip na. So, let's go! Yun! Ang 3.86 kilometers or basta nandito pa rin kami sa Bocod. Malapit na kami na hinto muna para for some picture taking and much needed rest. Ayun, ayun, picture taking sila. So, hinto muna tayo dito. Look at the view, man. Look at the view. Benguet province, para Benguet. Mula dito sa Bocod ay walang kasawaang paahon ang aming dinaanan. Kaya talagang nakaka-curious ang Lake Tabayo dahil sino mag-aakala may lawa sa ganitong altitude. Pupuntahan daw namin is Lake Tabayo. Pero po, tek, ang weird lang is yung lake is supposedly nandito sa taas ng bundok. Tignan nyo yung view. Ngayon lang ako nakakita ng lake na ano, na nasa tuktok ng bundok. And it's cool. Challenge puntahan, pero it's cool, pare. Ang ganda ng view, ang ganda ng biyahe, kasi maayos naman yung karsada. Pero it para sa akin, parang mysterious kasi it's a lake, man. Dapat nasa baba siya, pero nandito siya nasa high altitude. Sir Chris, nandito sa taas yung lake? Yan ang unang tatong ko rito eh. Tayo ko nalungo kami. Yung lake talaga sa taso. Eh, yun yung ano, kasi yung guy sa... Sa ulan. Sa ulan. Nagpo-pom si Maroon. Talaga? Kaya ito, mabibili ko sa itsura eh. Ibig ko sabihin, hindi nadidrain pababa. Noong muna kakakita kami, tinatawa na yung mga locals. Sigurado kayo yung lake sa taas. Baka yun yung man-made naman. Tapos yun, nagtatawa kami, bakit yung lake yung packet kami ng packet?
Tignan nyo kung gano'n na tayo kataas, oh. Oh. Tapos kayo lang makakit tayo, diba? Di ba tasa? Oh. Puta, makakit po ulit. Kaya nga. Ayun na, nakatigil-tigil ang pagkakit. May pichong tarik na itong huli na, eh. Kaya nga. Merong problema si Tenten. Dahil ang kanyang scooter na si Elmo, kanyang Yamaha Fazio ay ayaw umanda. O yan, sayawan mo pa. Baka sakali makuha. Grabe. Puta kayo, para sa content. Lagi raman, di ba? O game. Tignan natin kung under. Bilang. 1, 2, 3, go! Sheesh! Wait. Umanda rin yung Fatsu ni Tenten. Potek, tuloy ang biyahe, tuloy ang ligaya. Patalik tayo sa Lake Tabeo, na nandito sa mataas na altitude. Woo! Let's go! So nandito na tayo sa Lake Tabeo. Nasa taas siya ng mountains. Mac, anong bundok to? Nang Mount Tabayo. Ha? Dalawang bundok na magkatabi ng Tralala. Mount Tabayo. Ayun, so yun yung Tabayo, yung bundok. Okay. So ito yung Mount Tabayo. Tapos ito yung Lake Tabeo. Hindi siya man-made. Sabi ng mga locals dito, so open space yun. Tapos na-fill out lang ng water from the clouds. To give you guys perspective, tignan nyo kung gaano kababa yung ulap. And then, you know, yung ulap itself is napakababa din. Kasi dahil napakataas itong lugar na to. By the looks of it, siguro dapat hanggang dito yung tubig ng lake. Pero as of the moment, nandun yung pinakatubig. So, pag lalakad tayo, makikita mo naman yung traces na daano na talaga may water dito. So, may nangingisda pa nga ata doon. Hindi siya ganun kalalim. Or let's say, hindi talaga siya malalim. Pero, yeah, still a lake, man. Ang kulit lang, kasi sa taas ng pinanik namin kanina, meron ka pala makikitang lake dito. So ito yung Mount Tabayo ulit. Yan yung second highest dito sa Philippines. So imagine niyo, yan na yun. Tapos ito yung Lake Tabayo. So, di ba? Oh, di ba? Taas natin ngayon. Ang Lake Tabeo ay isa sa 4 na lawa ng Kabayan Benguet. At sa ngayon, ang pinaka-accessible na lawa ng Balay Village dahil malapit lang ito sa pangunahing kalsada. Sa baybayin nito ay nakatayo ang Balay Ranger Station at ang campsite para sa mga taong gusto ng kakaibang karanasan sa camping sa tabi nito. Nataon lang na summer kaya medyo tuyo ang tubig sa lawa. So, nakatapos na kami magpahinga. Gear up na ulit. On to the next destination for day number 2. Tira na! High five! Let's go!
Highest point naman. Let's go! Tara, nandito na tayo sa pinakataas, oh. Kitang-kita na yung ulap. Napakalamig na ng temperature dito as of the moment. Grabe. Nakakakilig na. Ayan, oh. Fuck! Oh yeah, pero siyempre, dapat nahandaan. Be safe. Oh my God. Ang angas, pare. Grabe yung ulap, oh. Grabe ang ulap. Abot kamay ang ulap. Oh yeah. Oh shit. Grabe. Ang lamig, pare. Ang angas, pare. Dahan-dahan lang. Okay lang yan. Sir Chris. Grabe, kinakain ka lang. Ano. Kainin ka talaga ng ulo po. Mas parang. And we're reaching the highest point. Ayan yung dadaanan. Ayan yung dadaanan. Tingnan na yun. Wala kami makita, pare. This is one hell of an experience, pare. Nakakatuwa. Medyo delikado din kasi yung pwesto. Dahil ano eh. Walang malalaking harang sa gilid. Eh, bangin to eh. Pero ito nga kasi yung shortest route from Lake Tabeo papunta ng Pinok. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. Di naman tayo nagmamadali. Siyempre, safety first. And enjoy the experience, pare. Alis wala ka talaga makita. Dahil sa clouds, bumaba na ang clouds. Pang-ina, another challenge. Walang makita. Dahan-dahan. Putek, akala namin tapos na. Hindi pa pala. Grabe. Pota. Puta yun na. Oh shit. Walang makita. Ito talaga hindi ka makakapag-attempt na magmabilis. Puta, I think walang tao na nasa tamang isip ang magmamabilis sa ganitong klaseng scenario ng lugar. Oh my God. Hindi nga pahon. Palusong naman. Hindi mo nga lang makikita. Biga, malala. Oh. Naku po. Tapos baku-baku pa karsada. So yung isang kasama namin, nagkaroon naman ng problem. Yung brakes niya sa kanan, medyo lumulusot na. Eh yun yung sa front. Tumitingin ako sa kanan ko. Yun. Oo. So pagpapahingahin muna namin and then subukan ng itakbo kung magiging maayos. Sir, may fluid pa ba? Oo. Oo nga. Mainit. Ano mainit? Yung disc mismo? Oo. Oh, papalamigin lang yun. Palamigin lang natin. Buti sir, hindi nanikip. Oo. Kasi pag nanikip, yun, GG. Baklas yan. Kumakagat na, no? Oo, oh, mamaya. Oh. So, iniintay lang naming lumamig ang preno ni sir. Ay, Honda! Ang daming reklamo ni sir. Oo nga. Honda. Baka naman. Yung isa, baka naman. Yung isa, reklamo. Oh, game na.
Game na ulit. Okay na yung motor ni Sir John. May preno na ulit sa unahan. So, diretso. Diretso ang biyahe. Tuloy ang ligaya. At hindi pa nga kami nakakalayo ay may mangyayari na naman problema. Ito ano? Konti lang. Konti lang pare, buhay pa. Yung lens wala? Yung lens wala. Punasa mo na pare. Punasa mo na yung lens. Wala wala. Goods, goods. Ito. Nabigla ka dun oh. Oo. Nakada ko ano eh. Kala pantay. Oo. Buhay pa. Ace Pro na yan, Ace Pro. At wala pa rin kaming kasama-sama sa ulam. On the way to the highest point. Well, finally, we made it to the new highest elevation of the Philippine Highway System. Yeah. So the elevation is 7,968, so around 8,000. Also, Sir Chris, naiinitan. Grabe! Wala akong kainitin. After nito, maayos na naman siguro yung karusada. Puta, hindi na kinaya. Hindi na kinaya, kailangan na mag-jacket. Pero yung jacket na napili ko, na pinadala ko kay Mrs. Boo, manipis din. Buti na lang, madami tayong dalang custom drips na jerseys. Susuot natin mamaya yung pag hindi natin kaya. Lahat. Game? Okay. Let's go! Tagas muna kami dito bago bumaba. Magsisigurado kasi syempre hindi natin alam kung saan pa yung huling gas station na pwede natin madaanan. So ang price ng gas premium is $71.95 dito sa Bugiaski Benguet, the Bakdangan Fuel Station. Ano ba activity bukas? Trek sana, pero hindi na ako. Minor trek? Medyo mabigat. Saan ba papunta yun? Falls. Matatanaw mo. Pero worth it ba yung falls? Yes, worth it, worth it. Kung pupunta ka, worth it. Uwi na tayo? Uwi na tayo? Ha? Uwi na tayo? Uwi na tayo? Oo. May ba Biscaya na? May Biscaya? Saan na? Saan nila narito na tayo? Oo. Gusto niya? No. Pagod na ako. So ano? Anong verdict? Teka, let's go. Let's go pare. Ano na, unlifag. Sweeper! Inabutan na kami ng gabi. Bukod sa dilim, ay naging challenge din ang mga landslide at sirang karsada na aming dinaanan. Nagpatong-patong na ang aming pagod, kaya naman naisipan namin na sumama na lang sa family ni Miss Ria sa Benguet kesa tumuloy ng Batad. Buti na lang may bakanting kwarto pa sa Dad's Place kung saan nakabook si Miss Ria. Kaya dito na kami magpapahinga. Diba? Ang galing nung napuntahan namin sa Batad.
Actually, hindi kami natuloy sa Bataan. Kasi sobrang pagod namin. Nag-off out na kami. Dumiretso na lang kami dito sa Badawi. And then, nag-check-in. Dahil sobrang pagod namin. And that's it. Yun lang. Bukas maghanap kami ng gagawin. Good night.